kapatid ng mga kolektor ng mga lumang barya, piso, limang piso, sampung piso, na pwede raw nilang palitan basta tama ang taon na kanilang hinahanap. I-check na ang inyong mga bulsa. O hindi kaya, magbasag na ng mga alkansya. Dahil ang ilang mga baryang piso, limang piso, at sampung piso, kaya raw palitan ng mula 50 pesos hanggang 1,000 piso. Paano? PM is the key. PM as in, panoorin muna ito. Dito sa Sorsogon, nakilala namin si Ipe. Bata pa lang daw, interesado na siya sa mga barya. Pag bumibili ako sa tindahan, tinitignan ko yung sukle. Kung maganda yung coin, kukunin ko yun. Tatago ko yun, ilalagay ko yun sa isang tabi. Hanggang nagsimula na siyang mangolekta nito. Kung sa capital lang, siguro more or less mga nasa 300 siguro. That's the total value ng collection ko. Pero ang conservative estimate pa yan. Mura ko nakuha eh. Tapos yung value mas mahal. Eh ang coins kasi hindi bumababa. Year by year yan. Sigang increase ng value niyan. Si Ipe nagba-buy and sell ng mga barya. Dalawang purpose yan. Makompleto ko yung collection ko. At the same time, mga hard to find, ibibenta ko ngayon sa mga kapa ko collector. Ginrab ko na eh. Kasi maliit ng capital, 60K. Pero yung value ng ibibigay sa akin, nasa more than 300 yun. Ngayon, ang kanyang collection aabot na raw sa higit 2,000 mga piraso ng barya. Ang pinakamahal, ang isa sa mga kauna-unahang barya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang 1897 Philippine coin, binibili raw ito sa kanya ng 40,000 pesos. Ang pinaka-rare naman, ang 1912 SV nickel. Konti lang talaga yung ginawa nun. Madali siyang ma-warned, madali siyang mapudpud. Hindi talaga siya durable na coin. Mabasa ng konti ng ulan yan, kinakalawang yan. Kailan lang, nag-viral si Ipe matapos siyang nag-post na handa siyang palitan ang ilang mga barya sa mas malaki pang halaga. Ang piso na may taon na 2008, limang piso na may taong 2000, at sampung piso na may taong 2000 at 2014, papalitan daw niya ng 50 pesos. Ang piso na may nakalagay na taon na 2005, bibili naman daw niya ng 400 pesos. Ang mga limang piso na may taong 2006, 2007 at 2008, 600 pesos naman daw ang bentahan. At ang 10 piso na may nakalagay na 2007 at 2009, bibilhin daw ni Ipe ng 800 hanggang 1,000 pesos kada barya. Maaari itong ipadala sa kanya o hindi kaya pwede siyang i-meet. Kung malayo po kayo, ang pinaka-ideal po na magiging transaction natin is through shipping. Selling price plus shipping fee. Shoulder ko po yun. Pero kung kaya mang i-meet up, kasi may mga tropa man po ako na willing man makipag-meet ups, Metro Manila po, pwede po yan. Nung nalaman ni Buenalin ang mga ipinost ni Ipe, agad siyang naghanap ng mga barya sa kanilang karinderya. Dati po, wala lang. Kaya tiningnan ko yung mga coins ko. Iba baka sakala ko na makakuha ko ng coins. Sa ngayon, di pa ako nakakakuha. Si Emil naman, mula sa Marilao sa Bulacan, binuksan nila ng kanyang misis ang kanilang piso net machine. At 2 oras nilang inisa-isa ang 8,000 piraso ng barya. Talagang inisa-isa ko yan para mahanap lang yung piso na pinapahanap. Bawing-bawi naman po, as in sa piso lang, magkano na. Ito, 2004 din eh. Pero inalat sila. Anong po to? Kasi wala talaga akong mahanap ng pisong pinapahanap niya. Bibihira lang yung piso na yun. Ang housekeeping staff na si Sido, pagkakita ng post ni Ipe, agad niyang naalala ang mahigit 1 taon niyang itinago-tago na mga barya. Garbage collecting ako, doon ko po nakuha yung coins. Hindi ko naman naisip na may value po yung pera. Tinago ko lang siya. 1 year na siya sa akin eh. At dahil purdoy daw siya noon, nagbakasakali siya nung tignan ni Sido ang mga barya sa karton.
meron nga ritong kaisa-isang 2009 na 10 peso coin. Nabili ko yon 1,600 including yung shipping. Panalo ako, threefold ang price nun sa group namin. Hindi ko inaakala na mabibili ng ganong presyo. Dahil lang hindi naman sa basura, kaya hindi naman nakakapanginahing napakawalan. Matatanda ang nauso rin dati ang hanapan at bilihan ng 1971 1 peso coin, ang barya na sa harap naka-side view si Dr. Jose Rizal. May nag-alok pa nga nito ng mula 200 pesos hanggang 1 million pesos. Kumalat kasi ang balita noon na gawa raw ito sa purong ginto, bagay na kalaunan pinabulaanan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. E ano nga bang kakaiba sa mga hinahanap na barya ni Ipe? Ang ilang baryang piso, 5 piso at 10 piso, pinapalitan ni Ipe mula 50 pesos hanggang 1,000 pesos o higit pa. Pero partikular siya sa nakalagay sa mga barya na taon. Ano nga bang meron? Ayon kay Ipe, itong mga barya na lang daw kasi ang kulang sa kanyang koleksyon. Yun naman pala. Siyempre, kami mga kolektor, pag nakakita kami ng ganyan, ginto ang tingin namin dyan eh. In-encourage natin siya na huwag siyang mag-ipon ito ng more than what is necessary. Halimbawa, nasa kanya, inipon niya ito, maraming-marami sa kanya, hindi naman niya gagamitin. Nadideprive yung ibang tao sa paggamit ng coins na yun dahil ando doon sa kanya. At saka legal tender ito eh. Ito ay dapat umiikot eh. Pag nangongolekta siya ng marami, mapupunta yun sa ano na hoarding. Kung coin hoarding man po ito, dapat po, maraming quantity po yan. Gusto lang po uli namin liwanagin. Huwag po kami ang inyong tawagan. At huwag po sa amin nyo ipadala ang mga barya na hinahanap ni Ipe. Gusto rin lang linawin ni Ipe na dahil binagsa siya ng mga mensahe, na kumpleto na niya ang mga hinahanap niyang barya. Being a hobbyist collector, nakatulong. Kasi yung mga dating hirap na hirap akong kunin, nakuha ko. Kung ibang collector na makakita niyan, actually, mapapawaw yan. Meron pala niyan. Kaya antabay na tayo sa susunod na Piso Sale!